Kung pag-uusapan ng comics sa Pilipinas, imposibleng hindi banggitin ang pangalang Mars Ravelo. Siya lang naman ang nasa likod ng mga iconic Pinoy superheroes tulad ni Darna, Captain Barbell at Plastic Man. Siya rin ang may likha ng mga characters na sina Jezebel, Bonjing, Trudy Sliit, Maruha at napakarami pang iba. Ngunit paano nga ba nagsimula si Mars Ravelo? Paano ang isang simpleng kartunista ay naging isang Pinoy pop icon? Si Ravelo ay ipinanganak noong October 9, 1916 sa Tansa, Cavite. Katulad ng ibang bata, siya ay malikhain at maimahinasyon kahit sa paglalaro. Habang lumalaki, hinahanap niya ang sarili kung anong trabaho ang pwede niyang gawin. Palipat-lipat siya ng mapapasukan. Hanggang noong 1949, sa edad na 33, nasa pintuan siya ng isang vernacular na magazine dala ang comic strip na kanyang ginawa. Sa kanyang isip, lahat ng kanyang ginagawa ay pinagbubuhusan niya ng panahon at pagmamahal. Naalala niya, kahit mababa ang kanyang mga naging sweldo sa ibang trabaho, ay kailangan niyang maging number one. Noong naging janitor siya sa isang kumpanya, gusto niyang maging number one na janitor. Sa isang interview nga sa kanya, sinabi niyang ayokong maging number two. Sa pagkakataong iyon, alam niya sa sarili na magaling siyang magsulat at magdrawing. Dala ang comic strip na kanyang ginawa, pinakita niya ito sa editor ng magazine. Tiningnan saglit ng editor ang kanyang ginawa, sabay sabi, hindi pa pwede. Nasaktan man, hindi nagpadaig si Ravelo. Pumunta siya sa isa pang editor at pinakita ang naturang comic strip. Ngunit mas malala ang nangyari. Hindi pa man tinitingnan ng naturang editor ay rejected na kaagad ito. Pangalawang rejection sa isang araw. Sa ibang tao ay tiyak na panghihinaan na agad ng loob. Ngunit hindi si Ravelo. At para talagang para sa kanya ang araw na iyon. Dahil eksaktong dumaan sa kanyang harapan ang isang babaeng publisher ng magazine. Sinundan niya ito sa loob ng opisina. Ma'am, maipapakita po ako sa inyo. Maari po ba ninyo itong basahin? Ngunit ang sagot sa kanya ng babae ay, pasensya na iho, dahil hindi ako ang gumagawa niyan. Mayroon ako mga editor na magbabasa niyan. Sumagot si Ravelo. Pero ma'am, nireject na agad nila. Hindi pa nila nababasa, itinanggihan na agad. Nagtaas ng kilay ang babae. Kinuha ang comic strip at sinimulan itong basahin. Sa mga ilang panels, nakita ni Ravelo nang umingiti na ang babae sa binabasa, hanggang sa mapatawa ito. Magmula noon ay marami ng Pilipino ang napatawa nang mabasa nila ang comic strip na gawa ni Ravelo. Ang karakter ay si Rita Kasinghot, na lumabas sa mga pahina ng magasing Bulaklak. Naging overnight sensation ang Rita Kasinghot at nakapagpaangat ng sales ng magazine. Si Rita ay hango ni Ravelo sa isa niyang 5-year-old na kapitbahay sa Baclaran. Nakakatawa, matalino at makulit na bata, at higit sa lahat, tipikal na batang Pilipina. Kaya hindi nakapagtatakang sa ilang buwan pa lang nito sa magazine ay sumikat na ng husto ang Rita. Ngunit hindi dito natatapos ang kaya pang patunayan ni Ravelo. Katulad ng mga dati niyang karanasan, may mga kamalasang dumarating ngunit nagiging blessing in disguise ito. May hindi na pagkasunduan si Ravelo at ang editor ng magazine kaya wala siyang ibang choice kundi iwan ito. Ipinasa ng editor sa ibang tao ang paggawa ng Rita. Ngunit hindi nito nakuha ang esensya ng likha ni Ravelo. Tuluyang namatay ang comic strip na Rita. Si Ravelo ay lumipat sa isa pang magazine, sa Liwayway. Dito ay gumawa ulit siya ng isa pang comic strip, ang Buhay Pilipino. Hinigitan ng Buhay Pilipino ang Rita pagdating sa kasikatan. Ang lahat ng pagkakataon ay tumugma kay Ravelo. Napakalawak ng sirkulasyon ng Liwayway at kilala ito sa buong bansa. Kaya nang sumikat ang Buhay Pilipino, bigla ring umangat ang pangalang Mars Ravelo.
At iyon na ang simula ng paggawa niya ng iba pang comic strip sa Ace Publications na nagpapublish noon ng Filipino Comics, Tagalog Classics, Hiwaga at Espesyal Comics. Ginawa rin niya ang iba pang karakter tulad ng Goryo at Tekla, Ipe, Engot at iba pa. Ngunit may isa pa siyang gustong subukan. Alam ni Ravelo sa sarili na kaya niyang maging isang seryosong writer. Dahil sa kasikatan ng kanyang mga comic strip, alam niya na ito ang magbubukas sa kanya ng iba pang oportunidad sa comics. Gumawa siya ng nobela at ipinasa sa isang editor. Kilala siya ng editor. Tinanggap naman ang kanyang nobela, ngunit hindi ito masyadong pinagtuunan ng pansin. Ipinadrawing ito sa ibang artist. Ngunit buwan na ang lumipas at hindi naman ito inilalabas ng editor sa hawak nitong comics. Makalipas ang 6 na buwan, sa isang okasyon, nakausap ni Ravelo ang nooy head ng Ace Publications na si Tony Velasquez. Sinabi niyang may nobela akong ipinasa sa isang editor pero hindi inilalabas ilang buwan na. Inutusan ni Velasquez si Ravelo na kunin ang naturang nobela sa editor at siya ang magbabasa. Binasa ito ni Velasquez. Nagustuhan agad ito at ipinablis sa comics na Tagalog Classics. Ang nobela ay ang Roberta. Ito ay naging instant hit at nagpaangat ng sirkulasyon ng Tagalog Classics. Ito rin ang nagpasikat sa isang child actress sa pelikula, si Tessie Agana, nang maging pelikula ito noong 1951 sa ilalim ng Sampaguita Pictures. Malapit na sanang magsara ang Sampaguita Pictures ng mga panahong iyon dahil sa isang malaking sunog na nangyari sa kanilang opisina. Isinalba ng Roberta ang Sampaguita. Magmula noon ay inabangan na ng mga mambabasa ang mga nobela ni Ravelo at halos lahat ito ay inabangan din ng Sampaguita Pictures upang gawing pelikula. At halos lahat ito ay naging box office hit at nagpasikat sa mga artistang tulad ni Dolphy, Gloria Romero, Lolita Rodriguez at napakarami pang iba. Naging seryosong nobilista at manunulata si Ravelo sa comics. Sumunod na dito ang mga hit niyang gawa gaya ng Basahang Ginto, Jack and Jill, Mambo Jambo, Pacifica Falayfay, Buma, Maruha at Darna. Magmula sa drama, comedy, action, adventure, katatakutan ay kayang gawin ni Ravelo. Makalipas ang 20 taon sa Ace Publications at mga sister companies nito, nagtayo na siya ng sariling publikasyon, ang RAR Publishing House. Noong March 1984, ginawaran si Mars Ravelo ng Lifetime Achievement Award ng Comics Operation Brotherhood o COMOPEB dahil sa laki ng kanyang kontribusyon sa comics. Nang taon ding iyon, ginawaran din siya ng FAMAS ng Lifetime Achievement Award dahil sa kontribusyon naman niya sa mundo ng pelikula. Hindi matatawaran ang naging kontribusyon ni Ravelo sa mundo ng comics at maituturing na naging pundasyon ng mga inobasyon sa medium na ito. Gaya halimbawa nang ilabas niya ang nobelang Tubog sa Ginto noong 1969 kung saan tinalaki niya ang isyu ng homosexuality. Ito ang kauna-unahang nobela sa comics na tumalakay sa isang sensitibong paksa. Bago pa kasi ito, ang mga obrang ginagawa tungkol sa mga homosexual ay laging katawa-tawa. Ginawa ito ni Ravelo bilang isang seryosong bagay. Ang Tubog sa Ginto ay ginawang pelikula noong 1971 na pinagbidahan ni Eddie Garcia sa direksyon ni Lino Broca. Sa kasalukuyan, matagal lang yumao si Ravelo, ngunit nananatili ang kanyang legacy dahil sa kanyang mga karakter. Sa Darna na lang halimbawa, madalas na sinasabi sa show business na kapag ang isang actress ay gumanap na Darna, tiyak na aangat din ang kanyang karir. At napatunayan na ito sa dami ng gumanap sa Darna simula pa noong 1951 nang ganapan ito ni Rosa del Rosario. Mars Ravelo, isang Pinoy comics icon.